Hello, what's up? This is Rain Mangera and this is Tech Jario para sa limang mga balitang pag-uusapan natin tonight. Today. Let's start. Sa Giz Guide, Oppo A78 5G unboxing first impression camera samples. So, merong inirelease actually si Oppo. And worth it kaya ito sa pera? Actually, gusto ko siyang pag-usapan kaya siya ko siya pinicture dito. Mamaya, sa Giz, China. A portable PlayStation console is coming soon. So, bagong PSP? Gusto kong malaman ang detalye niyan. Sa Android Authority, Android's Find My Device, importante ito, could soon work even if your phone is off. Yes! Detalye pag-usapan natin. Sa 9to5 Mac, iOS 17 devices, Apple rumored to drop support for these iPhones and iPad. iOS 17 update darating na at ito yung mga iPhones and iPads na hindi na po kasama sa update na darating. Oh, this is a bad news for those na maluma na mga iPhones. And finally, sa Giz Guide ulit. Heads up, SIM registration is only until April 26. Yes, paalala. Ito isang matinding paalala lang. Ilang araw na lang po. Kung interesado ka po sa mga balitang pag-uusapan dito, let's start. Sa Giz Guide, sa panulat ni Neil Jimenez, ayun, alright. Oppo A78 5G unboxing first impression and camera. Actually, nung March, last week of March to ni-release. And ngayon, ina-unbox na siya. Eh, hindi ko siya na-feature. Ngayon, naalala ko na gusto ko siyang i-feature. Why? Bakit kamo? Kasi gusto ko kayong bigyan ng konting paalala. Well, bago ang paalala, itong itsura niya. Ganda, no? So, ang ganda naman talaga ng design, no? Ang ganda ng design, talagang mapapabili ka. Pero, hindi ko kayo i-encourage na bilhin nito. Why? Napaka-overpriced po nito para sa kanyang features na inaalok. Yes, to be honest, this is an overpriced smartphone. Okay, bigyan ko muna kayo ng specs. Ito po ang specs na pwede nyo expect sa kanya. 6.56-inch panda glass protected daw. LCD lang po ito. 90Hz naman ang screen refresh rate in fairness. And 90Hz touch sampling rate. Ang baba ng touch sampling rate. HD Plus, that means 720p resolution. 2GHz na Dimensity 700 5G. Yes, Dimensity 700 pero lagpas pa ng 10,000 pesos. What do you mean by lagpas ng 10,000 pesos? Ito po yung price, oh. That's 15,000 pesos for Dimensity 700 5G. Okay? So, finiture ko po ito dito sa video na to para i-remind lang po kayo na huwag nyo pong bibilhin ito dahil overpriced po ito. Ang kapal na mukha ni Oppo rito para i-overprice ang smartphone na ito. Hindi po worth it ito. Okay? For the rest of the specs, basahin nyo na lang. May mga portion dyan na matutuwa kayo pero hindi yun enough para sa 15,000 pesos. Okay? Ito yung kanyang holders. Ito ang kanyang itsura, box. Ayan, mga kasama sa box. Ayan pa itsura niya. Okay, hybrid SIM lang siya. And ang display. Okay, what? Is this micro USB? Ah, hindi naman. USB Type-C naman. So, ayan. Basically, dinaan po sa ganda. And actually, kung titingnan dito, no? Hindi rin ganun ka-sharp hindi ganun ka-sharp yung mga kuha. So yeah, basically, this is overpriced. Hindi ko alam kung ano ang review ni yung nagsumulat nito. But let's say na lang na ayoko na lang pakialaman kung ano yung pananaw niya, kung good sa kanya or tingin niya sulit itong unit na to. But hindi ko nababasahin yung part na yun. Pinakita ko lang sa inyo yung specs. But for me, if you trust me at all, kung naniniwala kayo sa mga vlogs ko, kung matagal nyo na ako sinusubay ba yan, you know when I say na hindi ito worth it. Hindi ito worth it sa 15,000 pesos. Anyway, kung interesado pa rin kayo, iwan ko yung link dito sa video description. Basahin nyo na lang, okay? Sa susunod na balita, sa Giz, China, sa panulat ni Abdullah, a portable PlayStation console is coming soon. Everything we know. So, meron na daw darating na portable PlayStation. Basically, PlayStation 2023. PSP 2023. At actually, ang ganda ng itsura. Ooh, God of War. My God, tingnan mo yung itsura dito. Pwede may full screen. Oh, look at that. Ang nipis ng bezels ng screen, ha? Kung pagtitingnan lang natin, ha? Daig na daig yung aking Nintendo Switch.
Ganda nito. I wonder sa ergonomics. Pero, wow, nice. From here, looking at here, siguro, baka removable din to kagaya sa Nintendo Switch. Ano kaya? Tingnan natin, ha? Sony is taking risky bet by entering the handheld console market again. Matagal na pala, no? Matagal na yung huling, ano, yung huling release siguro nila. Following the commercial failure of the PlayStation Vita. Yes, actually, failed nga daw yon yung PlayStation Vita na yon. Pero in fairness, maganda yung mga features nun. Ang problem lang tingin ko sa PlayStation Vita is, yung mga games na kasama niyang inilaunch is yun yung hindi nag-click, eh. Unlike kasi, si Nintendo Switch, ang nagdala kay Nintendo Switch kasi yung Breath of the Wild ni Zelda at saka yung mga Mario Editions, mga bago Mario Editions, yun yung nagdala, eh. Kaya mas sumikat yung unit na yun. Plus yun nga, yung mga features nga na re-remove. So, I wonder kung may ganun din siyang mga features. Kasi recently, alam ko, in-announce, April Fool's ni-release ito ni Asus, yung ROG Ally. Same din concept. Pero, hindi pala siya totoong April Fools. Siya ay totoong unit. Hindi siya yung gawa-gawa lang. Okay? Ginamit lang yung April Fools para for teaser. So, napakaganda po noon. So, I think magbabalikan na ang mga game console. Ito na yata ang taon for yung war para sa game consoles na mga maliliit. Ito, nabalitaan ko rin actually na magre-release din yata si Nintendo Switch ng bagong version. Which is good news. Pero wala pa tayong confirmation about them. But this one, ito so far meron ng mga details. So, expected natin ng mga specs ay the Japanese firm plans to adapt a new strategy with the Q-Lite console. Ano ba yung Q-Lite console? Hindi ako familiar doon. Alam nyo ba yun? The machine is not entirely portable but instead based on remote play technology that Sony has been trying to develop in recent times. What do you mean by remote play technology? Sabihin cloud? Naku, wag naman sana cloud kasi nilangaw. Yung nirelease ni Google Stadia na cloud gaming is nilangaw. And hindi man lang tumagal na nag-shutdown din yon. The Q-Lite will still rely on the PS5 to work and will be capable of streaming games up to 60 frames per second. Naku, streaming. Yun lang, parang doon ako na-turn off. Bukha nga siyang cloud gaming storage. Which is hindi pa siya ganun ka, hindi pa masyado pang maaga ang cloud gaming sa panahon ngayon kasi majority pa rin ng areas sa buong mundo is hindi pa ganun ka stable ang internet. But okay, kung yun ang gustong pasukin ni Sony, but still ito yung itsura pa niya, ano pa pwede natin i-expect? 1080p daw, eh. Ayun, puro remote play. So parang nadismaya ako dun sa part na yun. Na-excite man din ako nung nakita ko siya. Pero mukhang cloud gaming storage, so wala ko masyadong iambag sa cloud gaming storage na opinion diyan. It's just that I think hindi pa siya hinog sa panahon ngayon, hindi pa ganoon ka stable ang majority ng mga internet kasi ng mga players. Yung mga talagang can afford lang ng mga ganito, wifi, so on and so forth. Yun. So anyway, kung interesado kayo, basahin niyo na lang, medyo mahaba rin naman yung article. Nakaka-curious pa rin just in case kung fan kayo ng PlayStation or Sony console products. Okay? Lipat tayo sa Android Authority. Ito, good news. Ito ang good news na gugustuhin nyo marinig. Android Authority sa panulat ni C. Scott Brown. Alright. So, Android's Find My Device. Familiar naman na siguro kayo sa Find My Device. Ilang beses ko na itong na-feature sa main channel ko. Yung way para mahanap nyo ang mga smartphone nyo kapag nawala or ninakaw. The problem is, limited pa currently. Yung current technology is limited lang ang features na yon. Mag-work lang ang Find My Device na feature is kapag hindi naka-off yung smartphone at naka-on ang mobile data. Okay? Sa iPhone, actually, goods na. Kasi sa iPhone, meron silang feature na pwede nang mahanap ang iPhone kahit na naka-off. Basta na-activate mo yung feature na yun, yung parang Find My Device din. Hindi ko tanda kung anong pangalan nung pinaka-feature na yun. Basta basically Find My Device din yun. Na pwede na siya. Nag-start yata ang feature na yun ng Android 12, 13, and 14. I'm not really sure kung meron sa Android 11. Parang wala. Kasi nagkaroon ako ng Android 11. Wala yata. So 12, 13, 14, meron na po siyang ganung feature. Pwede mo nang hanapin ang iPhone mo kahit na naka-off. Basta naka-on siya, inactivate mo yung feature na yon bago nawala. Okay? Or nanakaw. Ngayon, magkakaroon na rin ngayon sa Android. Ito na po. Could soon work even if your phone is off.
As in, off. Okay? That means, hindi siya totally off. For some reason, meron pa rin charge na gumagana doon and pinapagana ang isang device doon, maybe that GPS device, para matuntun pa rin yung smartphone na yon. Tingnan natin yung details. Apple has had this feature for years. Oh yes, meron na si Apple kasi yun. But Google is ready to catch up. Finally! Eh, ito po yung tsura ng Find My Device. Thanks to some gold sleuthing from Kuba Wojcicki. Sorry sa pag-murder ng pangalan. Kay Kuba na lang. Kay Kuba, via 91 Mobiles, we have hints that Google is working on a way for Find My Device, its hardware location tool, to work even when an Android phone is powered down. Napakalaking tulong po ito kasi lalo dito sa Pilipinas, medyo talamak ang nakawan ng cellphone. Hindi naman talamak. Pero at least naging common na rin siya. Either na nagkakanakawan ng cellphone or what. Minsan hindi naman nanakaw. Nakalimutan mo, naiwan mo, and wala ka ng way para makuha yun, mahanap. Kapag napulutan ng iba, kasi iba, pag napulot, i-off na lang ang phone para hindi na mahanap ng may-ari and ipapareformat sa mga technician sa mga mall. That's the problem. But now, maganda to kasi maiibsan na yung idea na pwede nang mamulot o mangangkin ang mga tao or magnakaw ang mga tao ng mga smartphone kasi pwede na pong matuntun kapag nako-off. Pero, incoming pa lang ito. Base dito, nasa coding stage pa lang daw siya and dinidevelop pa lang ni Google, which is, para sa akin lang na, in my opinion, very good news po ito. Sa inyo, tingin nyo, good news ba ito? Kasi, I think, tagal na dapat to ginawa. Kasi, ang laking tulong talaga kapag medyo alam na yung may pag-asa pa ang mga tao na mahanap ang mga smartphones. Diba? Ang ganda ng feature na ganun. So, how would this work? According to the leaked code, Bluetooth hardware in the phone would stay powered even when the phone itself is off. So, Bluetooth. Diba Bluetooth limited lang? When you combine this with ultra-wideband UWB technology, okay, ginagamit ni Apple yun yung ultra-wideband, Google servers could pinpoint your phone's location with a high level of accuracy even with it turned off. Okay, so hindi lang siya Bluetooth. Gagamitin din dito yung UWB na technology, which is yung ginagamit sa pag-transfer ng files ng mabilisan. Yun. So, medyo malakas yun, I guess. Malamang gagamit ito ng radio waves, so mas high level daw high level of accuracy. So, mahahanap talaga. So, by accuracy, ilang metro ba? Usually kasi doon kasi sinusukat yun sa GPS kung ilang meters accuracy. Kung napapanood nyo yung mga full reviews ko, mga detalyadong review ko, sa main channel, sinasabi ko doon kung gaano ka-accurate ang isang GPS ng isang smartphone. And sinusukat, yun usually binibigay ko yung sukat by meters. Mas mababa, like 2 to 3 meters lang, mas accurate. Mas malaki ang meters, mas less accurate. Siyempre, ibig sabihin, kung naka-pinpoint dyan, 2 to 3 meters lang, ang lapit mo at layo, ayun lang, makikita mo na agad. Ayun lang, 2 to 3 meters. Kung ganun ka-accurate, ha? Pero kung ang meters ay mga 10 meters, ba pwedeng nasa labas ka ng bahay, tapos pwedeng nasa paligid ng, nunari, nasa squatter area ka, nasa paligid ng mga bahay na yun, possible na ginaroroonan ng smartphone. Kasi 10 meters accuracy. So, medyo alanganin yun. I would prefer na sana, pag sinabi dito, high level of accuracy, at least, minimum of 3 meters na accuracy. Yun yung maganda talaga kasi 3 meters, ayan lang yan eh. Ayan lang, ilang metro lang, ayan lang. Metro, sabihin natin hanggang dito, yan. Diba? Or hanggang dito. Tatlong ganun lang is madidetect na. Mas maganda pa kung 1 meter accuracy eh. So, maganda po ito. Of course, for this to be reality, the phone's hardware would need to keep the Bluetooth module powered at all times. So, technically, kahit naka-off ang phone, kung matutuloy itong feature na to, kahit naka-off ang phone, hindi talaga siya totally 100% off na phone. Mayroon pa rin gumagana doon na kagayon to, Bluetooth hardware, which is, in my opinion, I think worth it naman yun na hayaan na lang gumamit ng charging, ng charge kahit naka-off. Kasi for your safety rin yun, for your peace of mind din na may pag-asa ka pa na mahanap ang smartphone mo just in case na may kumuha, may magnakaw, or nawala, or naiwan. Diba? O saan mo naiwan man yun, naipatong. Okay? Yun lang, in my opinion lang naman. Pero kayo, sabihin nyo lang din opinion nyo sa comment section. Kung tingin nyo, maganda or good news itong balitang ito. Okay? Anyway, kung interesado kayo sa balitang ito, iwan ko yung link sa video description. Okay? Lipat na tayo sa pangalawa, sa huling balita. iOS 17 devices. Okay, so malapit na po ang iOS 17 update. Okay, currently kasi nasa iOS 16.4.1. So,
Malapit na po tayo sa iOS 17, yung mga Apple users, kagaya ko. Ito po ang mga list ng mga iPhones and iPads na kasali at hindi na kasali. So, this might be a good news to some person, to some people, and bad news to some other people. So, ito na po yung list. So, iOS 17 devices rumor. The rumor comes from an anonymous user on Twitter who has accurately reported details about Apple software updates in the past. According to this user, iOS 17 and iPad OS 17 will drop support for the following devices. Ito yung mga devices na hindi na makakatanggap. Okay, hindi pa to 100% sure, pero lagi naman daw accurate itong leaker na to. So, malamang sa malamang, hindi pa 100% sure, malamang lang. Malamang sa malamang is hindi na to makatanggap ng update. iPhone 8, ouch! iPhone 8 Plus, iPhone X, yes. Itong tatlong to is, kung tama ang memory ko, is pare-pareho kasi ng chipset. This is Apple Bionic A13 yata or A12. Tama ba? Check ko na nga. Oh, it's A11. So, lahat ng A11, Apple Bionic A11, hindi na makakatanggap ng iOS 17. Baka hindi na kasi siguro kaya. Okay? So, and then sa iPad naman is yung 5th gen. Okay, good. Nasa 8th gen yung iPad ko. Malayo pa. 9.7-inch iPad Pro, yung first generation. Hindi na rin po daw makakatanggap ng iOS 17. And then the iPad Pro first gen, 12.9-inch. Hindi na rin po makakatanggap ng iOS 17. So, basically, 6 na units hindi na po makakatanggap ng iOS 17 at iPadOS 17 na support software. So, yeah. That means, kung bibili kayo ng mga iPhones, iwasan nyo po itong mga to, yung 8, 8 Plus, and X. Okay, so, dahil hindi pa nabanggit dito, ang iPhone 10S at saka 10R or XSXR, pwede pa yon. So, ibig sabihin, may isang taon na lang yun. Sa mga bibili ng iPhone 10R and 10S, may isang taon na lang. So, hanggang next year na lang ang update na matatanggap pala nila. Kasi kasunod na sila nito eh. After ng iPhone X is 10R na and 10S. So, iPhone 10, so na yan, di ba? So, yeah. So, kung bibili kayo ng iPhone 10R, yung expectation nyo dapat is handa na hanggang next year na lang yung update nyo. So, I would recommend na kung gusto nyo medyo mahababa, at least 2 years, diretso na kayo ngayon sa iPhone 11 pataas. Just my opinion, okay? Yun ang sabi dito eh. This comes after iOS 16 last year. O kasi ang iOS 16 is ito mga na-drop na support eh. Lahat ng iPhone 6, iPhone 7, and iPhone SE first gen. iPad Touch, wala na rin. Ayun. Anyway, kung interesado pa rin kayo sa basahin yung iba pang part ng article na to, iwan ko yung link sa video description. Basahin nyo na lang po, okay? And finally, sa GizGuide ulit. Sa panulat ni Bam Natividad, heads up. SIM registration is only until April 26. Okay? Actually, hindi ko na gusto sana ipasok to na balita, but I think it's worth na banggitin ulit just to give you another reminder. Marami pa rin po kasi base sa sinabi ng nila Smart and Globe na statement yata for sa ibang article is may mga ilang million pa rin ang hindi pa po nakakapag-register ng kanilang SIM card. Which means meron na lang po kayong ilang araw, and just in case na hindi kayo nag-worry at importante pala yung SIM card na yon, pues ang ito po ang mga pwede mangyari ha sa pag hindi po kayo nagpa-register ng SIM card. Wala pala rito kung ano yung akala ko nandito, but ito lang sasabihin ko sa inyo kasi the feature ko na to, titigil po sa pagtanggap ng calls, mobile data, hindi na rin po kayo makakagamit kahit mag-load kayo na mag-load, hindi na po yan gagana hanggat hindi nyo po nire-register pagpatak ng April 26, 2023. Okay, kung importante ang mga SIM card nyo, naka-register sa mga bank account nyo, sa GCash nyo, so on and so forth, mga importanteng accounts and profiles, pues, mawawalan na po yun ng silbi, mawawalan po yun ng halaga pag inabot kayo ng April 26, 2023, automatic mabablock po yun. Okay? And baka pahirapan pa kayo ng Smart and Globe and dito. So, I would recommend na kung importante sa inyo ang inyong mga SIM card, okay, ginagamit nyo, naka-register na sa mga importanteng accounts nyo, please do consider na mag-register na. Ito po yung link. Actually, may mga link na dito na iniwan. Ito. Click nyo po ang article na to. Ito po yung mga link para sa Smart Globe and dito SIM card. Hindi po kayo maliligaw ng landas. I-click nyo na lang po ang link na to. Mga legal po, legit po ng mga link yan. Nandito. Gamitin nyo po, okay?
So, yun. Another reminder, there is no limit as to how many SIMs a user can register. So, wala na po siyang limit. Last year yata, binanggit hanggang 5 lang. But now, wala na pong limit kung ilang pong SIM card ang pwede nyong i-register. Basta as long as nakapangalan sa inyo, wala na silang pakialam doon. Basta i-register nyo po ang mga SIM card nyo. Okay? Register nyo na ASAP bago mag April 26. Napakadali na po actually ngayon mag SIM register. Kagabi nag SIM register yung mga kids dito sa bahay, ini-register na namin, syempre sa pangalan ng mga magulang kasi hindi pa allowed ang mga bata. Pag ang mga bata ang may-ari ng SIM card, sa magulang po i-register yon. Okay, just in case na hindi nyo po alam. Sa magulang or sa guardian po i-register kapag below 18 years old yung bata. Okay? So, yun. Madbilis na po siya actually. Wala pang 5 minutes na tapos na agad. Smooth na po ngayon, hindi nakagaya nung January, February na pumapalpak-palpak pa. For some reason, in our experience dito sa bahay is smooth na po, mabilis na po ngayon mag-register. So please, do consider na mag-register na po ASAP bago mag April 26 hanggat maaari. Yun lang. Gusto ko lang i-release tong video na to for that sole reminder alone. Okay? So yun, I hope naging informative ito kahit papano. I'm sure hindi to ganun ka-ingrande, but hey, at least nagiging updated tayo sa technology. Kahit man yan, hindi tayo direct affected, but maybe in the future, may encounter natin, apektado pala tayo sa mga binabanggit natin dito, nababasa ng mga technology news. Okay, tech news or tech diaryo. Anyway, kung gusto nyo yung ganito, usapang chismisan lang dito sa about sa tech. Not politics, not anything, not personal or anything. Just about tech. Please do consider subscribing, liking, and sharing. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera and you are watching Tech Diaryo. I'm out.